May mga bagay na nagagawang kalimutan ng isipan pero hindi ng puso. Ano ang mga alaalang nakikilala pa rin ng iyong puso kahit nagawa na itong limutin ng inyong isipan? Dear Papa Dudut, isang magandang araw po sa inyong lahat. Ako nga pala si Maureen. Hindi ko po kwento ang nais kong ibahagi sa inyo. Kwento po ito ng Lolo Mario at Lola Inay ko. Gusto ko lang i-flex sa inyo kung gaano kadakila ang pagmamahala nilang dalawa. Gusto ko lamang ipakita sa inyo ang totoong mukha ng pag-ibig na nakikita ko araw-araw sa kanilang dalawa. Yung pag-ibig, Papa Dudut, na mapapasana all ka na lamang. 60 years na ang pagsasama nina Lolo at Lola. Pero kapag magkasama sila, akala mo ay kakakasal pa lamang. Dahil sa sobrang pagmamahala na makikita mo sa mga mata nila. O diba? Sana all nga talaga? Aminado naman silang pareho na sa loob ng ilang dekadang pagsasama nila ay hindi naging madali ang lahat. Marami rin silang mga pagsubok na pinagdaanan at hanggang ngayon ay pinagdaraanan pa rin. Kung meron man silang isang pagsubok na hanggang ngayon, ay kinakaharap nila ay ang pagiging ulyanin ni Lola Inay. Sa pagsubok na ito, Papa Dudut, ay nakita ko kung gaano kamahal ni Lolo Mario si Lola Inay dahil sa ipinapakita nitong pasensya na ipaalala ang lahat tungkol sa mga bagay na nakakalimutan na niya sa pang-araw-araw. Halos gabi-gabing ganito lagi si Lolo Mario at Lola Inay. Madalas sinusumpong ng pagiging ulyanin si Lola tuwing sasapit na ang gabi. Kung kailan sila nakahiga na at handa ng matulog. Makakalimutan madalas ni Lola na naghapon na pala kami at bigla itong lalabas ng kwarto para muling magluto. Susunod naman si Lolo at tutulungan si Lola para maganda ng panibagong hapunan sa kalagitnaan ng gabi. Gigising pa nga ako madalas or gigisingin akong madalas ni Lola para kumain na at hihingi na lang sa akin ng pasensya si Lolo dahil sa pangiistorbo ni Lola sa tulog ko. Nauunawaan ko naman ang kalagayan niya. Kaya nagpapanggap na lamang din ako tulad ni Lolo na kakain pa lamang ng hapunan. Kahit sa totoo lang ay busog at antok na kaming pareho. Ganyan kami halos gabi-gabi at nabibilib na lang talaga ako kay Lolo sa tiyaga at pasensya niya kay Lola tuwing nagiging makakalimutin ito. Aware naman si Lola sa pagiging ulyanin niya. At aminado siya na natatakot siya sa kalagayan niya. Madalas pinag-uusapan nila itong mag-asawa. Maluha-luha akong nakikinig sa usapan nilang dalawa, Papa Dudut. Napakadakila at napakapuro ng pagmamahal ng lolo ko kay Lola. Bihira ka nang makasaksi ng ganitong klaseng pag-ibig at dinadasal ko talaga sa gabi na sana ay makayanan nila ang mga pagsubok na ito. Lalo na si Lolo, napasan ang kalagayan ni Lola. Hindi biro ang magiging araw-araw nina Lolo at Lola. At sana'y malampasan nila ito tulad ng pinag-uusapan nila. At naniniwala naman akong makakayanan nila ito. Ilang dekada rin nilang pinatunayan ang pagmamahala nila. At sa nalalabing ilang pang taon ng buhay nila, imposibleng hindi nila yon makayanan pa. Naniniwala ako sa kapangyarihan ng pagmamahal. Naniniwala akong balang araw mananalo silang pareho sa pagsubok na ibinigay sa kanilang dalawa. At paano nga ba nagsimulang makalimot si Lola? Naaalala ko pa, ilang taon nang nakakalipas, nasa bakura namin si Lola noon at nagwawalis. Isang hapon yon ng Lunes. Nasa kwarto ako noon at nagbibihes dahil kakauwi ko lamang galing sa eskwela. Si Lolo naman ay nakaupo sa parte malapit sa winawalisan ni Lola. Kapwa sila nakikinig ng radyo at naririnig ko pa noon na sinasabihan nilang pagkanta ang napapakinggan nilang awitin.
Madalas ganito ang routine nila tuwing sasapit ang hapon, pero kakaiba ang naging ganap ng araw na yon. Dahil habang nagwawali si Lola ay bigla itong napasigaw at napahinto sa kanyang ginagawa. Nagulat si Lolo, lalo na nang tumakbo si Lola papunta sa loob ng bahay. Hinabol siya ni Lolo na noon ay gulong-gulo kung ano nga bang nangyayari kay Lola. Yon ang akala nila. Akala nila kapag nakapagpahinga na si Lola ay maaalala na niya ang mga nakalimutan niya, pero hindi pala. Sa mga sumunod na araw ay nagtuloy-tuloy ang pagiging makakalamutin ni Lola. Nabahala na kaming pareho ni Lolo, tinawagan namin si Mama para sabihin ang kalagayan ni Lola, at doon ay naging klaro sa amin ang lahat. Naging ulyanin na nga talaga si Lola, na normal na nangyayari sa mga may mga edad. Ito ay ayon na rin sa kamag-anak naming doktor na nakausap ni Lolo. Wala na raw gamot para dito. Sakit na raw ito ng mga matatanda na dapat tanggapin na lamang dahil magiging kasama na nila ito araw-araw. Hindi naniwala rito si Lolo. Mas naniniwala siya sa himala na nagagawa ng pag-ibig, at handa niya itong patunayan sa kung sino man ang magsasabing imposible nang mapagaling si Lola sa kalagayan niya. Dumating na nga ang kinakatakutan ni Lolo. Ang tuluyan siyang makalimutan ni Lola. Sobrang sakit na makita si Lolo na tinitiis ang sampal at suntok ni Lola sa kanya habang lumalapit ito sa kanya para ipaalala kung sino siya. Para ipaalala niya na siya ang asawa nito, at ipaalala niya na mahal niya si Lola. Kapwa silang umiiyak noon. Si Lola umiiyak sa takot kay Lolo dahil hindi niya ito makilala, at si Lolo naman ay umiiyak dahil sa takot na tuluyan na siyang hindi maalala ni Lola. Nasa labas lang ako noon ng kanilang kwarto at nakikisabay sa kanilang pag-iyak. Ayokong lumapit pa dahil alam kong mas lalo lang maguguluhan si Lola sa mga nangyayari. Kung si Lolo nga na nakasama niya ng 6 na dekada ay hindi niya maalala, ako pa kaya na apo lang niya. Nasa labas lang ako ng kanilang kwarto noon habang nagdarasal na sana ay huwag matapos ang gabing yon, na hindi maalala ni Lola kung sino si Lolo sa buhay niya. Pero mas kampante siya sa akin kesa kay Lolo. Hindi ako nagpakilalang apo sa kanya, ang sabi ko lang ay tagapag-alaga niya ako at tumatango lang siya. Ayoko makadagdag pa sa isipin ni Lola. Si Lolo naman ay sa sala namin natutulog dahil hindi ito nakakapasok sa kanilang kwarto. Hirap din ito na hindi makakatabi at makasama si Lola. Ilang beses ko itong nahuhuli sa kalagitnaan ng gabi, Papa Dudut, na dahan-dahang pumapasok sa kwarto nila para lamang masilayan ang mukha ni Lola kahit na ilang segundo lang. Wala akong nagawa kundi ang hayaan si Lolo na ipagpatuloy ang ginagawa niya para maalala siya ni Lola. Araw-araw ay nagiiwan si Lolo ng mirasol o sunflower sa paanan ng kama ni Lola. Sabi kasi niya baka makatulong ito para maalala siya ni Lola. Yung kasi ang paborito ni Lola na madalas na ibinibigay ni Lolo sa kanya. Pati sa gabi, Papa Dudut, ay walang panliya ang pag-aabot niya ng isang baso ng gatas ng kalabaw, na ako ang nagdadala kay Lola na may note na laging may nakasulat na mahal kita hanggang sa muling pagbabalik ng iyong alaala. Sa labas din ng kwarto nila ay nagpapatugtog ng malakas na kanta si Lolo. Hindi ko alam kung ano ang title ng kantang yon, pero ang sabi ni Lolo, yun daw ang kantang tumugtog noong unang beses niyang nakasayaw si Lola sa isang baile sa kanilang probinsya. Ito raw ang kantang nagpa-realize kay Lolo na mahal na nga niya si Lola. Umaasa siya na kapag narinig ito ni Lola ay manunumbalik sa kanyang mga alaala yon at maaalala na siya. Grabe ang pagmamahal ni Lolo kay Lola. Kaya naman paulit-ulit akong humihiling ng isang himala para sa kanilang dalawa. At Papa Dudut,
Isang gabi ay lumakad palabas ng kwarto si Lola at nagtungo ng sala kung saan nandun si Lolo at nagpapahinga. Hindi na muli pang bumalik ang alaala ni Lola Inay, pero hindi napagod si Lolo na ipaalala ang mga bagay na nakalimutan na ni Lola. Araw-araw na niligaw si Lolo na akala mo ay bumalik sila sa kanilang pagkabata. Inulit ni Lolo ang mga paraan ng panliligaw nito kay Lola noong kabataan nila. Kung paano niya nakuha ang puso ni Lola dati at yun ang kanyang ginagawa sa ngayon. At ramdam ko na hindi siya napapagod. Nakakatuwang pagmasdan sila na akala mo'y mga binata at dalaga na nagliligawan. Nagkakailangan, nagkakahiyaan at nagkakaigihan. Nakakatuwa silang pagmasdan lalo na si Lola na muli naming nakikita at nasisilayan ng ngiti lalo na sa kanyang mga mata. Alam kong unti-unti ay naaalala na ng puso niya na minsan sa buhay niya ay minahal niya si Lolo Mario. Sa ngayon po, Papa Dudut, aaminin kong wala na akong tiwalang babalik pa sa dati ang alaala ni Lola. Pero mas lalo ko lang nakita na totoo nga ang pag-iibigan nila dahil kahit wala nang maalala ang isa, matibay pa rin ang hawak nila sa isa't isa na umaasa na balang araw ay magiging maliwanag na rin ang lahat. Na kahit mawala na ang mga alaalang nabuo sa isipan, andyan pa rin ang puso para ipaalala na minsan ay nagmamahalan sila. Andyan pa rin ang puso na nagpapaalala sa mga bagay na nagawang kalimutan ng nag-uulyaning isipan. Maraming salamat po, Papa Dudut, sa pagbasa ng aking liham, o mas magandang sabihin sa pagbasa ng kwento ng aking Lolo Mario at Lola Inay. Ang inyong kabarangay forever, Maureen.